Hinilot-hilot ni Michael ang kanyang sintido matapos basahin ang tambak-tambak na mga folder sa kanyang harapan. Sumasakit ang ulo niya sa dami ng dapat gawin. "Mr. Parker?" Katok ng kanyang sekretarya sa pinto. Nag-angat ng tingin si Parker sa sekretaryang si Jasmine. Lantad na lantad ang naglalakihang joga nito at ang cleavage na sinadya talaga ng dalaga na ilabas. "Yes?" Seryosong tanong niya. Walang pakialam sa katawan nito. Umiti si Jasmine. 10 minutes na lang po. Meeting nyo na with Mr. Cervantes." Bumuntong hininga si Michael. Naririndi na talaga siya. Parang gusto niya munang tumakas sa trabaho at mag-relax. Hindi niya na maalala ang huli niyang bakasyon. "Sir?" Tawag muli ni Jasmine. "Cancel it." "Po?" "I want to take a break for a while." "Pero, naroon na po si Mr. Cervantes." "Reschedule it. Sabihin mo may importante akong gagawin." Sabay tayo ni Michael at kuha sa kanyang coat. "Kahit isang araw lang. Kahit isang araw lang ay magpapahinga naman ako." Sa isip-isip na wika niya. "Pero sir, malalagot naman po tayo nito kay madam." Hindi na pinansin ni Michael ang sekretarya at nagtuloy-tuloy na palabas ng opisina. Pagdating niya pa lamang sa parking lot ay nagring na ang kanyang cellphone. "Mom?" Sagot niya dito. "Michael, son! What are you doing? Why did you reschedule your meeting with Mr. Cervantes?" "Anak, importante siyang tao para sa kumpanya. What the hell are you doing?" "Mom, I want to take a break." "Break? At bakit?" "Anak, bumalik ka doon. Siputin mo siya." "Mom, please. Galing pa ako sa Washington. Gusto ko munang magpahinga. Masakit ang ulo ko. I feel like I'm already out of breath. This is killing me." "Pagbigyan mo muna to." "Sinabi mo rin yan last week, Mom." Pagod na sabi ni Michael. "Michael!" Hindi na rin pinatapos ni Michael ang sinasabi ng kanyang ina sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Para din hindi na niya marinig pa ang pangungulit nito ay tinapon niya sa nadaanang basurahan ng cellphone niya. Dumiretso sa support at sumakay sa pag-aaring private yacht. "Huwag mong sasabihin sa iba na nandito ako. Naiintindihan mo?" Sabi niya sa tauhan. "Yes, boss." Hindi prepared si Michael. Wala siyang dalang damit at kung ano-ano. Ang nasa isip niya kasi ay uuwi lang din siya bago sumapit ang gabi. "Wow! This is heaven!" Nakapikit na sigaw niya nang nasa gitna na siya ng dagat. Alas 12 pa lamang ng tanghali. Mabuti na lang talaga kumain muna siya bago nakaalis ng kumpanya. "Oh! Anong nangyayari?" Takang sambit niya nang biglang tumigil ang makina ng yate. Bumaba siya at sinubukang paandarin yun. Ngunit hindi na talaga umaandar. Napakamot siya ng noo. "Hey! Gumana ka!" Sabi niya at tinapik-tapik pa ang manibela. Ilang beses pa siyang sumubok. Hanggang sa naramdaman niyang unti-unti nang lumulubog sa tubig ang dulong parte ng yate. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Oh shit! What's happening?" Taranta niyang sabi at tumakbo patungo sa unahan. Nang makita niyang isang life vest, ay kaagad niya itong kinuha at sinuot. Kinapa niya ang bulsa niya para kunin ang cellphone at makahingi ng tulong. Pero naalala niyang tinapon niya pala yun sa basurahan. Namutla sa takot si Michael. Ang masaya sanang isang araw na leave niya ay mauuwi na pala sa trahedya. Walang ibang nakakaalam na nandito siya sa gitna ng dagat. At ang taong may alam pa ay binantaan niyang huwag ipagsasasabi sa iba. Naging mabilis ang mga pangyayari para kay Michael. Sa isang iglap, lumubog ang yate at inanod siya ng tubig. Marunong siyang lumangoy pero sa lakas ng agos ng alon ay hindi siya makasabay. Buong akala niya, katapusan niya na. Naalala niya ang mga masasayang araw ng buhay niya. Sa kabutihang palad naman ay binigyan pa yata siya ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon. Inanod siya ng tubig patungo sa pinakamalapit na deserted island. Uubo-ubo, bumangon si Michael at nagpalingalinga sa paligid. "Buhay pa ako?" Hindi makapaniwalang sambit niya. "Oo," sagot ng boses babae sa tabi niya. Napaigtad sa gulat si Michael at napalingon sa babaeng nakasquat at nakatitig sa kanya. Napalunok siya takang tinitigan ito. "Sino ka?" tanong niya.
Yan din ang tanong ko sa'yo. Sino ka? Tanong nito. Kumunot ang noo ni Michael. I'm Michael. Ah, ako naman si Sola. Maganda si Sola. Maalon-alon ang buhok at may malalim at bilugang mga mata. Kung titignan ay mukha itong 18 years old dahil hindi ito ganun katangkad. Subalit 24 na ito. Nice to meet you. Awkward na sagot ni Michael. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang paligid. Walang ibang tao maliban sa kanila. Nagtataka tuloy siya kung nasa na siya ngayon. Anong nangyari sa'yo? Nakita kitang palutang-lutang sa dagat. Sabi pa ni Sola. Tumikim si Michael at umiwas ng tingin. Nasira ang yate ko. Yate? Pangmayaman lang yun ah. Mayaman ka? Nasaan ang mga kasama mo? Wala akong kasama. Mag-isa lang ako. May cellphone ka bang dala? iPhone para kahit na nabasa ay gumagana pa rin. Mabilis na tanong muli ni Sola sa kanya. Wala. Litong sagot ni Michael. Kahit anong gadget para makahingi ng tulong? Why? Wala ba kayong gadget dito? Tanong niya. Iniisip na nasa isang isla siya kung nasan may mga tao o kaya ay bayan man lang. Deserted island kasi to. Sabi ni Sola. What? Napatayo sa gulat si Michael. You mean walang ibang tao dito? Wala. Tayong dalawa lang. Maliit ang boses na sagot ni Sola. Nalaglag ang panga ni Michael. Nablangko bigla ang isip niya. Ibig sabihin, trapped ako ngayon dito. Namumutlang bulong niya sa sarili. Wala ka ba talagang ibang gadget dyan? Umaasa pa rin tanong ni Sola. Kung deserted island to, bakit nandito? Baling ni Michael sa babae. Naiwan ako ng bangka namin. Nakangiwing sabi ni Sola. Turista ako. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Michael at napasabunot pa siya sa buhok. Na-stress siya bigla. Hindi niya alam kung swerte ba siyang nabuhay pa siya or minala siya lalo. Uy ano, wala ka talagang gadget dyan? Tanong ulit ni Sola. Mariing napapikit si Michael. Can you shut up for a minute? Hindi ako makapag-isip. Nabigla si Sola. Nagtatanong lang naman ako eh. Sungit naman ito. Kanina ko pa sinasabing wala, hindi ba? Nilingon niya ang dalaga at sinamaan ang tingin. Nasistress talaga siya. Napaikot na lamang ng mata si Sola pagkatapos ay iniwan muna si Michael mag-isa. Kwapo sana, kaso mukhang mainiti naman ang ulo. Pairap na bulong ni Sola. Peste naman kasi eh. Ba't kasi ako humimulay sa grupo kanina? E di sana hindi ako naiwan ng bangka. Paano na ngayon to? Mamamatay yata ako sa islang to. Huwag naman sana. Lord, please. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Makalipas ng ilang minuto, binalikan ni Sola si Michael. Nakaupo pa rin ito sa buhangin, pero hinubad na ito ang t-shirt na suot kanina dahil sobrang basa. Napatikhim si Sola nang makita ang magandang katawan ng binata. Napaka-broad ng shoulders nito at may abs pa. Diyos ko Lord, hindi ko alam na kung malas ba ako o swerte today. Sa isip-isip na wika niya. Natigil naman siya sa pagpapantasya sa binata nang sumulyap ito sa kanya. Napaayos kaagad siya ng tayo at kahit pinamulahan ng pisngi ay sinubukang maging normal ang kilos. Okay ka na ba? Pwede na ba tayong mag-usap? Tanong niya. Sinulyapan siya ni Michael. Bakit naman tayo mag-uusap? Kasi tayong dalawa lang naman yung nandito sa isla. So, dapat tayong dalawa rin ang magtulungan para makaalis dito. Katwiran niya na tila ba ang tanga-tanga ni Michael para hindi maisip yun. No thanks, I can manage myself. Supladong sabi ni Michael. Ha? So hindi ka makikipag-cooperate sa akin? No. Baliw ka ba? Akala ko matatalino yung mga mayayaman. Bakit ikaw parang tanga? What did you say? Tumayo si Michael at igting ang pangang nilapitan siya. Hindi naman nagpatinag ang matapang na si Sola. Hindi kita maintindihan, mister. We are stranded in this island. Kailangan nating magtulungan
Kung hindi ay mamamatay tayo pareho dito. Kaya bakit parang pinaiiral mo pa yung pride mo na hindi ko alam kung saan mo hinuhugot? I mean, is that even necessary right now? I said, I can manage myself. Kaya kong mabuhay mag-isa habang naghihintay ng rescue. Supladong ulit ni Michael. Frustrated na pinagmasdan ni Sola si Michael. Hindi niya talaga maintindihan ng binata. Gusto niyang makipagtalo pa pero ayaw niyang sayangin ang oras doon. Bahala ka. Maghahanap ako ng makakain natin. Kung gusto mo tumulong, sumunod ka na lang. Anya bago tumalikod at nagsimulang maglakad papasok sa gubat. Siyempre, para hindi mawala, hindi siya masyadong lalayo. Habang naglalakad-lakad ay humihiling siya na sana sumunod si Michael sa kanya. Ngunit ganun na lamang ang iritasyon niya nang hindi ito sumunod. Si Raulo yata yung lalaking yun eh. Siya na nga ang inaalok na magtulungan kami. E ayaw yata makasurvive dito. Bulong-bulong niya. Samantala, tumayo naman si Michael na makitang wala na sa paningin si Sola. Alam ni Michael na tamang sinabi ng dalaga na dapat silang magtulungan dahil mas mapapadali nga naman ang lahat kung magtutulungan sila. Pero hindi kasi siya sanay sa ganun. Masanay siyang mag-isa at hindi humihingi ng tulong. I'm sure there is fresh water nearby. Wika ni Michael. Oh, akala ko ba ayaw mong tumulong? Biglang sumulpot sa tabi niya ang nakapamewang na si Sola. Hindi kita sinundan. Depensa niya kaagad. Eh di ano pala? Sus, kunwari ka pa. Narealize mo siguro hindi ka makakasurvive mag-isa, no? Ika nga, no man is an island. Shut up, I said. I can manage myself. Kaya hindi kita sinundan. Masungit na sabi niya kapag Juan ay nagpatiuna na sa paglalakad. Naiwan naman ang napairap na si Sola. I can manage myself. I can manage myself ka dyan. Sumunod si Sola kay Michael. Kanina, labis-labis ang takot na nararamdaman niya dahil mag-isa lang siya sa isla. Takot siyang mamatay siya doon nang walang nakakaalam. Kaya nang makita niya si Michael, bahagyang napanatag ang kalooban niya. At tila ba nagkaroon din siya ng pag-asang makasurvive sa napakamalas na pangyayaring ito sa buhay nila pareho. Kaya kahit nasuplado si Michael sa kanya, nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi siya mag-isa. Hala! Tubig! Bulalas ni Sola nang makarinig ng lumaragas ang tubig. Mabilis na lumakad si Michael patungo sa unahan at nakita nga nilang isang ilog. Napatalon sa tuwa si Sola. Tubig nga! Thank God! Pwede pa tayo nitong makasurvive ng ilang araw. Anya, nilingon siya ni Michael. Ngumiti si Sola. Nabasa ko lang yun sa internet dati. Ang galing! Mabuti na lang talaga mahilig ako magbasa. May lalagyan ako ng tubig dito. Gusto mo humiram? Alok ni Sola. Isa lang to, pero pwede naman tayong mag-share. No thanks. Sus, ayaw mo may ka-share? Ano ka ba? Hindi ka na dapat mag-inarte, no? Mamamatay na tayo't lahat, nag-inarte ka pa. Umigting ang panga ni Michael at hinarap si Sola. Kanina pa talaga siya naririndi sa babae. Can you shut up even for an hour? Hindi ako nag-iinarte. Ayoko lang talaga, dahil baka kung saan mo pa nakuha ang tubigan na yan. Galit na saad. Dala ko kaya ito. At saka bakit ka ba sumisigaw? Inaano ka ba? Inaalokan ka lang naman. Ba't ka nang aaway? Sabi ni Sola. Bakit manginit ng ulo mo ha? Dapat maging mabait ka. Paano kung hindi tayo ma-rescue dito? Ano, masama ang ugali mo hanggang sa huling sandali mo? Hindi naman tayo magkakilala kaya bakit ka nagagalit sa akin? I don't like loud woman like you. Oo, eh pwede ka namang magsabi ng maayos ah. Bakit mo dinadaan sa galit? Mariing pumikit si Michael. Hindi niya rin talaga alam kung bakit siya nagagalit. Siguro dala lang ng stress. Nababadrip siya dahil masayang araw niya sana ito. Pahinga niya sana. Pero ganito pa ang nangyari. At kay Sola niya pa nabubunto ng galit niya. Imbis mag-sorry, umiral muli ang pride ni Michael. Lumakad na siya pabalik sa dalampasigan ng walang sinasabi. Walang yung lalaking yun? Eh, hindi man lang nag-sorry. Hindi makapaniwala ang anas ni Sola. Kapag talaga nakaalis na kami sa islang to, huyo siya sa akin. Hindi muna bumalik si Sola sa dalampasigan. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng pwedeng makain. Habang naghahanap siya,
Nagpapatuyo ng sariling damit si Michael. Yes! Apat na isda! Tuwang-tuwa na sambit ni Sola nang makakuha sa ilog. Akalain mo nga naman, first time ko pero ang galing ko. Hindi na nag-atubiling bumalik si Sola kung nasaan si Michael. Psst! Michael! Look! Nakahuli ako ng isda! Masiglang sabi niya. Sinulyapan lang siya na nakaupo sa buhangin na hubad na si Michael. Sumasayaw ang itim na buhok nito dahil sa lakas ng hangin. Apat ang nahuli ko! Anya. And so, kailangan niya pa bang ibida sa akin na may pagkain na siya tapos ako wala? Iritadong bulong ni Michael sa sarili. Yuhu! Michael! Tawag ni Sola. Hindi niya pinansin si Sola at paismid na pinagmasdan na lamang ang kalmadong dagat. Kumunot ang noo ni Sola sa pagtataka. Baka naman pwede mo akong tulungan gumawa ng apoy. Gutom na rin kasi ako. Umirap lang sa hangin si Michael. Kaya mo na yan. Ang lalaking to. Ako na nga ang naghanap ng pagkain natin. Ako pa ang gagawa ng apoy. Umuusok na ang ilong na bulong ni Sola. Bagaman masama ang loob nito kay Michael, pagkatapos makagawa ng apoy at makapagluto ng isda, inalok niya pa rin ang binata. Pasalamat ka, pinalaki akong mabuti ng lola ko, bulong ni Sola. No thanks, ma-pride na sagot ni Michael. Parang binagsakan ng malaking bato si Sola sa narinig. Yun bang parang nasa anime siya? Ayaw mo? Tanong niya ulit. Hindi pa ako gutom. Pagsisinungaling ni Michael, kahit ang totoo ay kanina pa talaga kumakalamang siya niya. Mula pa nang maamoy niya ang pag-iihaw ni Sola. Talaga? Yes. Talaga, sagot ni Michael. Pagkatapos naman niyang sabihin yun ay sakto namang pagawa ng maingay na tunog ng kanyang tiyan, indikasyon na wala na talaga yung laman. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Michael sa labis na kahihiyan, lalo na nang bumaba ang tingin ni Sola sa kanyang tiyan at nagsimula itong tumawa. Hindi pala gutom, ma. Hindi talaga. Giit niya pa rin kahit na nilalamo na siya ng hiya. Gumisi si Sola at kinuha ang isang isda. Ang bango naman ito. Kahit kumain na ako, parang gutom pa rin ako sa sobrang sarap. Sumimangot si Michael at igting ang pangang umiwas ng tingin. Sigurado kang di ka talaga gutom? Kakainin ko na to. Nakangising sabi ni Sola. Hindi kumibo si Michael. Desidido talaga siyang panindigan ang sinabi niyang hindi pa siya gutom. Kaso, paulit-ulit na tumutunog ang sanya sa labis na gutom. Halakhak tuloy ng halakhak si Sola habang iwinawagayway ang isda na nakatusok sa stick. Ang hirap pa namang kumuha ng isda. Malapit na ding dumilim. Tiyak na mahihirapan ka lalong humuli kapag madilim na. Kaya sige na, kainin mo na to. Kesa mamatay ka sa gutom. Totoong concern talagang wika ni Sola. Pumikit si Michael na makaramdam na ng pagkahilo sa gutom. Nanghihina na rin siya. Kumuyom ang kanyang kamao. Hold it, Michael. Bulong niya. Kaso nagdidilim na talagang paningin niya at kaunti na lamang ay parang hihimatay na siya. Kaya kahit labag sa loob niya, nilunok niya na muna ang pride niya. Tumayo siya at inagaw kay Sola ang inihaw. Kakain ka rin pala eh. Wika ni Sola. Pakiramdam ni Sola ay nanalo siya sa invisible na laban nila ni Michael. Tiimbagang nanilantakan ni Michael ang dalawang isda habang iniisip na hindi na ito mauulit. Isang beses niya lang lulunukin ang pride niya. Habang kumakain si Michael, inaayos naman ni Sola ang tent na mabuti na lamang ay dala niya. Hay naku, para lang tayong nag-outing nito. Natatawang sabi ni Sola. Outing kasamang isang estranghero. So weird. Nagawa mo pang tumawa ha? Puna ni Michael. Sorry, hindi ko lang mapigilan. Umismid lang si Michael. Pero kaya lang naman ako natatawa kasi may kasama ako ngayon. Kung wala akong kasama, baka nabaliw na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. I mean, alam kong malas din to sa'yo. Pero para sa akin, blessing in disguise na napunta ka dito. Sabay ngiti ni Sola. Hindi nakaimik si Michael at napatitig na lamang sa dalaga. Maganda naman pala tong babaeng to. Sa isip-isip na wika ni Michael. Diba? Mas okay na magkasama tayong dalawa ngayon. At least, may kasama tayong dalawa sa malas na pangyayaring to sa buhay natin. Katwiran pa ni Sola.
Akala niya nakikinig sa kanya si Michael kasi nakatitig sa kanya ang binata. Ang hindi niya alam, unti-unti na palang na-appreciate nito ang taglay niyang alindog. Diba? Sabi pa ni Sola. Ha? Wala sa sariling sambit ni Michael at doon natauhan. Uminit ang pisngi niya sa hiya at kaagad na umiwas ng tingin. Anong nangyari sa'yo? Bigla kang namula. Mabilis umatras si Michael nang akma siyang lalapitan ni Sola. Natigilan naman si Sola at mas lalong nagtaka. Bakit? Anong problema? Wala. Bakit ka lumalapit? Diyan ka lang. Pagalit na kunwaring asik ni Michael. Okay, okay. Ito naman, akala mo sasakmalin. Sabay tawa ni Sola. Muling napatitig si Michael kay Sola. Pero mabilis lang yun dahil kaagad din niyang pinikit ng mariin ang mga mata para mawala sa isip niya ang pagkahumaling sa dalaga. What the hell is happening to you? Iritadong wika niya sa sarili. Umikab si Sola. Inaantok na ako. Hedi matulog ka. Wala sa sariling sagot ni Michael. Alam kong hindi dapat magkatabi matulog ang babae at lalaki. Lalo na tayo dahil hindi naman tayo lubos magkakilala. Kaso, ito lang yung way para makasurvive tayo ngayon. Kaya sana, huwag ka nang mag-inarte. Tumabi ka na sa akin ngayong gabi. Wika ni Sola. No way! Agap ni Michael. Sabi ko huwag ka nang mag-inarte. Saan ka matutulog? Diyan sa labas? Bukod sa malamok? Baka mamatay ka pa sa hypothermia. Hindi kumibo si Michael. Ayaw niyang matulog sa isang tent kasama si Sola, lalo na dahil sa pagbabago ng tingin niya dito kanina. Hindi naman kita gagapangin, uy. Hello! Alam kong gwapo ka at maganda ang katawan mo. Sabay baba ng tingin ni Sola sa katawan ni Michael. Pero hindi ako mahalay, no? Really? Binigyan ni Michael si Sola ng smug look. Uminit ang buong katawan ni Sola. Promise, isa pa, hindi naman kita type. Hindi mo ako type? Oo, ang gusto ko mabait at masunuring lalaki. Pinanliitan ng mga mata ni Michael si Sola. Talaga lang ha, wala pa akong nakikilalang babaeng hindi ako type. For your information, miss. Pwes, ako na ang una. Pagsisinungaling ni Sola bago pumasok na sa tent. Matutulog na ako. Pumasok ko na lang dito kapag inaanto ka na, okay? Good night. Binaba na ni Sola ang pinto ng tent. Pagkatapos ay humiga at pumikit ng mariin habang kagat-kagat ang labi. Mahigi 30 minutes na siyang nakatulog nang magising siya sa sobrang lamig. Ine-expect niyang katabi niya na si Michael that time, pero wala ito. Michael? Tawag niya. At paghawi ng pinto ay nakita niyang binata na nasa labas pa rin. Ano bang ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa natutulog? Nakatulog na ako't lahat-lahat nandyan ka pa rin? Hindi pa ako inaandok. Sabi nito. Pero nilalamig ka na. Sabi ni Sola nang makitang nanginginig na ito sa lamig. Anak ng tokwa, magpapakamatay ka ba sa hypothermia ha? Hindi kumibo si Michael. You're crazy! Hindi ko na alam kung gusto mo bang makasurvive or magpapakamatay ka talaga. Stress na sabi ni Sola. Lumabas siya ng tent at hinubad ang suot niyang jacket para ipatong sa katawan ni Michael. I don't need that. Kung ganun, edi pumasok ka na sa tent para hindi ka na ginawin. I don't want to sleep with you. Mariing sabi nito. At bakit? Sira ulo, wala naman tayong gagawin maliban sa matulog. Para ka mas babae pa kung umarte kesa sa akin. Hello? Matulog ka na. Don't mind me. How can I? Bahala ka. Dito na lang din ako kung hindi ka papasok. I don't want to witness someone dying here. Kung mamamatay ka, edi mamamatay na lang din ako. Pananakot na ni Sola. I said, go inside now. Hindi nakinig si Sola at humalukip-kip at naupo na rin sa buhangin. Sola! For the first time ay narinig ni Sola na tinawag siya ni Michael sa pangalan niya mismo. Pero di talaga siya nagpatinag. Napamura tuloy si Michael. Tili ni Sola nang bigla siyang binuhat ni Michael. Anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako! Ibinaba nga siya ni Michael pero sa loob ng tent. Ang tigas ng ulo mo! Wika ni Michael. Ako pa talaga ang matigas ang ulo. Ikaw nga tong ayaw pumasok dito eh. Bakit? Natatakot ka ba?
Don't tell me na aakit ka sa akin. Kaya siguro ayaw mong tumabi dito, no? Sabay ngisi ni Sola. Hindi ako naaakit sa'yo. Labas sa ilong na sabi ni Michael. Talaga? Kung ganun, tabihan mo ako. Mas gugustuhin mo pa bang mamatay dyan sa labas kesa tumabi sa akin? Nagtiimbagang si Michael. Ano? Asar pa ni Sola. Akala niya, makikipagtalo pa sa kanyang binata. Ngunit walang imbik na itong pumasok sa tent. Natigilan tuloy siya at biglang kinabahan. Ang tapang at mapangasar niya kanina. Pero ngayong nasa loob na sila ay bigla siyang ginapang ng kaba. Ah, dyan ka! Turo niya sa malayong parating ng tent. Nagtaas ng kilay si Michael. At ito naman ang umisi nang mapansin ang pagkabalisa niya. Bakit? Ayaw mo akong katabi? Bakit naman tayo magtatabi? Duh! Akala ko ba tabihan kita? Ano ba talaga? Mahimig na panunudyo ng boses ni Michael. Binibiro lang kita. Basta, diyan ka matulog sa dulo. Dito ako, okay? Good night! Sabay higa ni Sola at nagtalukbong ng kumot. Napailing-iling na lamang si Michael habang napangisi bago humiga na rin para matulog. Kahit sobrang lamig, nakatulog naman ang dalawa. Hanggang hindi nila namalayang pareho nang unti-unti pala silang nagdidikit. Habang niyayakap na nga nilang isa't isa habang tulog. Ah! Umalingaw-ngaw na tili ni Sola kinabukasan. Pupungas-pungas na dumilat si Michael para lamang mamilog ang mga mata nang makita kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Dahilan ng pagtili nito. At nakayapos din ang braso niya sa katawan ng dalaga. Oh shit! Sorry! Sabi niya at mabilis na bumangon at lumayo. Manyakis ka! Asik ni Sola. I'm not! Bakit ka nakayakap sa akin ha? Manya ka? Kunwari ka pang ayaw mong tumabi sa akin ha? Pinaghahampas ni Sola si Michael gamit ang bag niya. Hindi ako manyakis! I was asleep! Hindi ko alam na niyakap na pala kita! Sa sobrang hiya ay hindi tuloy kinausap ni Sola si Michael buong umaga. Kahit pa nang magkasama silang naghahanap ng pwedeng makain. Gutom na ako! Kahit ano na lang siguro yung kainin natin! Nakasimangot na sabi ni Sola habang nakasunod kay Michael. Kahit ano? Ikaw yata ang gustong mamatay eh. Wika ni Michael. Eh gutom na talaga ako eh. Bakit kasi hindi na ako makahuli ng isda? Kahapon naman ang galing-galing ko. Ganun talaga kapag first time. Swerte pa. Mas lalong sumimangot si Sola. Wait, is that bananas? Wika ni Michael. Saan? Yun. Ikaw ang kumuha. Sumampa ka sa akin. Ha? Kaya mo ba ako? Sa sobrang payat mo, baka kasing gaan ka lang ng tingting. Pambubwisit ni Michael. Ah, ganun ba? Bulong ni Sola. Payat lang kasi siya pero malaki ang timbang niya. Ewan ba niya at ganun siya. Yumuko muna si Michael para makasampa si Sola. Nang makasampa na ang dalaga ay halos mabilaukan ng sariling laway si Michael. Ang bigat ni Sola. O ano, magaan ba? Damn! Ano bang kinakain mong babae ka at ang bigat-bigat mo? Pagkain ng tao siguro? Pilosopong sagot niya. Never mind. Abutin mo na. Wika ni Michael at dahan-dahan ng inangat si Sola. Itaas mo pa ako. Di ko pa abot. Sabi naman ni Sola habang inistretch ang isang kamay para maabot ang buwig ng saging. Okay na? Sige pa. Itaas mo pa ako. Ang baba naman kasi eh. Baka mahulog ka. Hoy, concern siya. Tudyo ni Sola. Pwede ba? Bilisan mo na. Akala mo ba ang gaan-gaan mo? Iritadong wika ni Michael. Humalakhak lang si Sola pero kalaunan ay nag-focus na sa pagkuha ng saging. Ayan! Naabot ko na! Hihilahin ko na ha! Ay! Napatili si Sola nang bigla siyang ma-out of balance. Sola! Sigaw ni Michael. Mabuti na lamang ay naging maagap si Michael. Nasalo niya si Sola na agad namang kumapit sa kanyang leeg. Shit! Okay ka lang? Nababahalang tanong ni Michael. Kasalukuyan niya itong binubuhat ng pa-bridal style. Okay lang. Gulat pa ring sambit ni Sola. Hindi kontento si Michael. Tinignan niya ng mabuti ang mukha ni Sola. Dahil doon nagkatitigan silang dalawa ng matagal. Parang bumagal bigla ang oras. At kulang na lang may background music. Katulad ng mga telenovelas habang nagtititigan sila. Ano ba tong puso ko? Bakit sobrang bilis? Tanong ni Sola sa isip niya.
Bumaba ang tingin ni Michael sa mapulang labi ni Sola. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso at para siyang mamamagnet habang nakatingin dun. Nang mapansin ni Sola ang unti-unting paglapit ng mukha ni Michael sa kanya, otomatikong pumikit ang kanyang mga mata. Wala na siya sa sarili para isipin na magpapahalik siya sa isang estranghero. Malapit na sanang magdikit ang kanilang mga labi. Kaya lang, "Aray!" sigaw ni Sola nang tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Binitawan na pala siya ni Michael. "Ano ba yan? Ba't mo ako nilaglag?" reklamo niya habang tumatayo at nakahawak sa puwitan. "Ang bigat-bigat mo," asik ni Michael. "Eh di sana sinabi mo, hindi yung hinulog mo ako. Ang sakit sa puwet. Sinalo mo nga ako kanina, ibabagsak mo pa rin pala ako." Umiwas ng tingin si Michael at hindi na sumagot. Nagiinit ang pisngi niya habang inaalala ang muntik niya ng paghalik kay Sola. "I'm going crazy. Bakit ko hahalikan tong babaeng to?" sa isip-isip ni Michael. "Uy, yung saging!" wika ni Sola at pinulot ang saging na nalaglag din pagbagsak niya. "Mabubuhay kaya tayo kung maghapon ito ang kakainin natin?" "Malamang hindi. Tara na." "Babalik na tayo?" Takang tanong ni Sola pero hindi na sumagot si Michael at nagsimula nang mag-march sa pabalik sa dalampasigan. Tahimik na lang siyang sumunod habang iniisip ang akmang paghalik sa kanya ng binata kanina. Hindi niya tuloy na malayan ang malaking sanga sa lalakaran niya. "Uy!" bulalas niya ng mapatid. Sakto namang tumigil at humarap sa kanya si Michael. Kaya tumama siya sa lalaki at sa isang iglap, bumagsak silang dalawa sa lupa habang nakapatong siya dito. Ang pinakamalala pa sa lahat, aksidenteng nagdikit ang mga labi nila. Kapwa ng lalaki ang mga mata nilang dalawa. Pero hindi sila agad nakapag-react sa sobrang gulat. Inabot pa ng ilang segundo bago rumehistro sa utak ni Sola na siya ang nakapatong. Kaya siya dapat yung umalis. Hala, sorry. Nanlalamig ang mukhang usal ni Sola at mabilis na bumangon. Hindi naman nakabangon agad si Michael. Natulala ito sa kawalan habang nakahiga sa lupa. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Dagdag pa ni Sola. Pakiramdam niya ay sinisilihan siya sa sobrang hiya. Nag-init ang kanyang buong katawan na para siyang lalagnatin. Gusto niya na lang magpalamon sa lupa. Michael! Takot na tawag niya sa binata, saka isipang galit na ito. "You should have told me earlier na gusto mo kong halikan. Bakit dinaan mo pa sa patumba-tumba?" Wika ni Michael at dahan-dahan nang bumangon. "Ano? Aksidente ang nangyari." "Whatever." Ngisi ni Michael at tuluyan ng tumayo. "Tara na." Sabi nito at naglakad na ulit na parang walang nangyari. Nagusot ang mukha ni Sola at tinambahan ng suntok si Michael habang nakatalikod ito. Pero syempre, hindi niya tinuloy. Awkward ang atmosphere sa pagitan ng dalawa maghapon dahil sa nangyari. Hindi nila inungkat ang tungkol doon sa mga usapan at inabala ang mga sarili sa paghahanap ng mga makakain sa gubat. Nang hapon ding yun ay nagpa siya silang maligo sa ilog. "Huwag kang tititiga," wika ni Sola habang naghuhubad ng damit. Tinira niya lang ang undergarments niya. Umismid si Michael. "As if naman may makikita ako dyan." "Meron kaya? Ano, gusto mo ipakita ko pa?" "Sola!" Saway ni Michael. Gumisi si Sola. "Wala ka pa na eh." "Baka ikaw ang magwala kapag pinatulan kita." Mapanganib na sabi ni Michael. Kaya agad na natahimik si Sola. "See?" "Che!" Tumalikod na si Sola at nagsimulang maligo. Ganon din si Michael. Habang naliligo ay hindi nawawala sa isip ni Sola ang aksidenteng kiss nila ni Michael. Sinulyapan niya tuloy ang binata dahil doon. Napaawang ang labi niya na makita ang maskuladong katawan at malapad nitong balikat. Nakita na niya iyon pero ngayong nasa tubig, parang mas naging hot pa para kay Sola ang dating ni Michael. Para bang kaya nitong buhati ng kahit anong bagay, maging babae. "Babae?" Umiinit ang pisngi ni Sola. "Sira ka talaga, Sola. Ang halay mo." Napalingon sa kanya si Michael bigla. Mabilis niya namang ibinaling sa ibang direksyon ang tingin niya. Umangat tuloy ang gilid ng labi ni Michael. "Akala ko ba bawal tumingin? Bakit ikaw yata yung sumisilip sa akin ngayon?" "Ha? Anong sinasabi mo?" Maang-maang ang tanong ni Sola at muling sinulyapan ng binata. Dapat sa mukha lang siya titingin. Pero bumaba na naman ang mata niya sa katawan nito. Mas lalo tuloy ngumisi si Michael. "Want to touch them?" Tukoy nito sa abs. "Ha? Ang bastos mo?"
Ako pa ang bastos. Samantalang ikaw ang wagas mong tumitig sa katawan ko. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Naliligo lang ako dito, no? Sige lang. Huling-huli ka na, nagsisinungaling ka pa. Hindi ako nagsisinungaling. Talaga lang, ha? Nagsimulang maglakad palapit si Michael kay Sola. Dahilan para bumundol ang matinding kaba sa puso ng dalaga. Anong ginagawa mo? Lumalapit. Para mas matitigan mo ng maigi ang katawan ko. Nang uuyam ang tono ni Michael, napalunok si Sola. Tumigil ka. Tinitingnan ko lang naman yung katawan mo kanina dahil... pangit. Pangit? Hindi makapaniwala ang anas ni Michael. Oo, pangit. Bihamak na mas maganda pa ang katawan ng ex ko, no? Umusok ang ilong ni Michael. Para ma-intimidate si Sola ay mas lalo siyang lumakad palapit. Kabadong umatras si Sola. At kahit nakita ni Michael na dead end na ang nasa likod nito, ay hindi siya tumigil sa paglapit. Hoy! Lumayo ka nga! Sisigaw ako dito! Pananakot ni Sola. Umalakhak si Michael at yumuko para bumulong sa tenga. Eh di sumigaw ka. Tingnan natin kung may makakarinig sa'yo. Nagsitaasan ang mga balahibo ni Sola, kasabay ng paninigas niya. Go! Shout! Tayong dalawa lang ang nandito. Sensual na sabi ng binata. Para nanghihimatayin si Sola. Sa nanginginig na mga kamay ay sinubukan niyang itulak ang katawan ni Michael para umatras ito. Subalit hindi man lang gumalaw ang binata. Para lang tuloy siyang nagtulak ng pader. Michael! Inis niyang saway, kabado at nahihiya. What's the matter? Titigan mo na tong katawan kong pangit. Titigan mong mabuti. At baka nalilito ka lang kung kaninong katawan ba ang mas maganda. Baliw ka! Pinabaliw mo kasi ako. Sabay huli ni Michael sa kamay ni Sola. Huy! Ano ba? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Sola nang nilapat ni Michael ang kamay niya sa matigas na abs nito. Ano? Pangit pa rin ba? Hindi na nakapagsalita si Sola. Pulang-pula na ang buong mukha niya. Na makita yun ni Michael ay bumunghalit ito sa pagtawa at umatras na. Mas lalo tuloy na ngamati si Sola sa labis na hiya. Your face was epic. Tawang-tawang sabi ni Michael. Sira ulo ka! Sigaw ni Sola at walang pasubali na sinipa ang pinakamaselang bahagi ng katawan ni Michael. Ah! Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang hiyaw ni Michael. Kinagabihan noon ay tumulong na rin si Michael sa paggawa ng bonfire kahit galit siya sa ginawa ni Sola sa kanya sa ilong. Masama ang tingin niya sa dalaga habang nag-aayos. Pagkatapos noon ay nag-ayos na sila ng tent na tutulugan at nagluto ng isdang lahuli. Yan, okay na? Nakangiting sabi ni Sola habang nagpapagpag ng kamay. Asik ni Michael. Galit ka pa rin ba? Kasalanan mo yan, no? Anya. Do you really need to do that? Paano kapag nabaog ako sa ginawa mo? Pakialam ko. Deserve mo naman yun. Ang landi-landi mo. Sabay irap ni Sola. Kapag hindi ako nagkaanak in the near future, I will sue you. Nye-nye. Natatakot ako. Nag-make face pa si Sola matapos sabihin yun. Mas lalo tuloy umusok ang ilong ni Michael. Pero imbis na makipagtalo, ay padabog na lang itong naupo sa isa sa dalawang troso na ginawa nilang upuan. Sa harap ay ang malaking bonfire na nagsisilbing heater nila tuwing gabi. Oh, isda mo. Abot ni Sola sa stick na may nakatusok na isda kay Michael. Nang tahimik yung tanggapin ni Michael ay naupo na rin siya sa katapat ng troso. I really hope we'll be rescued tomorrow already. Kapag wala pang rescue bukas, gagawa na tayo ng bangka. Wika ni Michael. Marunong ka? No. Hindi pala eh. Balsa, kung hindi kaya ang bangka. Marunong ka. Ulit ni Sola. Hindi. Hindi pala eh. Ano ba? Iritadong putol ni Michael. Napangisi si Sola. Pwedeng magtanong? Tatanong ka na. Kung may ibang tao lang talagang kasama ang dalawang to ay baka kanina pa sila iniwan sa pamimiloso po nila sa isa't isa. Ayos na kasi, yung matinong sagot ha. Paano ka napadpad dito? Nasira nga yung yate ko. Mayaman ka? You can say that. Ibig sabihin, may naghahanap na sa'yo ngayon kasi nawawala ka na ng dalawang araw. Nabuhayan lalo si Sola. Tumango si Michael. Posible.
posible rin hindi. What do you mean? Nag-leave ako bago ako sumakay sa yate ko. Sabi ko gusto ko munang mapag-isa. Ano? Nanlumo si Sola. Ang kaninang pag-asa na nararamdaman ay naglahong parang bula. Ano ka ba naman? Ba't ka nag-leave? Kasi gusto kong magpahinga. Sarkastikong sagot ni Michael. I've been working non-stop for months now. Wala akong pahinga. At kahapon lang sanang pahinga ko. Ganito pa ang nangyari. Bakit kasi nag-work ka ng non-stop? Hindi ka nagpahinga? Hindi ka agad nakaimik si Michael. Matagal bago siya ulit nagsalita. My girlfriend died 8 months ago. Working is the only thing I can think para hindi masyadong mangulila sa kanya. Hala? Sorry. It's okay. Condolence. Hindi ko na itatanong kung anong ikinamatay niya. Siguradong masakit yun sobra para sa'yo. Namatayan din kasi ako ng nanay last year. Napasulyap si Michael sa kanya. My deepest condolences too. Umiti si Sola. Mabait ka naman pala eh. Huwag lang talaga lumabas yung sungay mo. Peking umiti si Michael. Ikaw din. Kapwa silang nagtawanan pagkatapos nun. Ilang kwentuhan pa ang ginawa nilang dalawa habang kumakain ng dinner na isda. Kulang at hindi nakakabusog pero ayos lang panglaman ng tiyan. Pagkatapos kumain, dahil wala na rin naman silang gagawin ay nagpa siya na silang pumasok na sa tent upang magpahinga at matulog. Nakahiga na si Sola, samantalang nag-aayos pa ng tulugan si Michael, nang biglang may naalala ang dalaga. Michael? Hmm? Sorry sa pagsipa ko kanina sa Junjun mo ah. Ikaw kasi, kapag nasira na siya, tandaan mo lang na kasalanan mo yun ah. Wala akong kasalanan. Gusto mo itry natin kung gumagana pa siya? Ha? Nilingon ni Sola si Michael, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang itong pumatong sa kanya. Huy Michael! Ano ka ba? Ngumisi si Michael. Let's try. Alright? Bago pa makapagsalita si Sola, ay siniil na siya ng halik ni Michael. Naistatwa siya habang nanlalaki ang mga mata. Subalit sa lalim ng paghalik sa kanya ng binata, ay unti-unting bumigat ang kanyang mga mata. Alam niyang dapat niya itong itulak. Dapat niya itong patigilin. Pero hindi niya alam kung bakit na imbis na ganun ang gawin niya, ay hindi kumilos ang katawan niya. Tell me if you want me to stop. Mahinang anas ni Michael. Stop. Hmm? Napalunok si Sola. Stop talking and kiss me. Ngumisi si Michael at hindi na nagsayang pa ng oras. Pinaulanan niya ng halik ang labi ni Sola. Nang lumaon ay tumugon na si Sola sa mga halik niya. Pinaikot na rin ito ang braso nito sa kanyang batok. Mas idiniin niya sa sarili nito. Nung gabing yun, walang pag-aalinlangang pinainit ng dalawa ang napakalamig na gabing yun. Bagaman hindi nila parehong maintindihan, hinayaan na lang nila ang isip at katawan na mismo nilang kumilos. Bahala na kung pagsisisihan ko to bukas. Sa isip-isip ni Sola, nang bumaba na ang halik ng binata sa kanyang liig. Kinaumagahan tuloy, wala nang mas awkward pa sa kanila. Good morning. Namamaos at sabog pa ang buhok na bati ni Sola kay Michael. Nakabihis na si Michael, samantalang hubot-hubod pa siya sa ilalim ng manipis na kumot. Good morning. How was your sleep? Okay naman. Ikaw? Great. Yun na yata ang pinakamasarap na tulog ko. Malandi at nakangising sagot ni Michael. Pinamulahan agad si Sola. Hiyang-hiya talaga siya. Magbihis ka na. Iniinit ko na ang tubig na inumin natin. Yung saging lang din kahapon ng breakfast. Okay. Mabilis na nagbihis si Sola. Habang kumakain sila ay tahimik lang silang parehas. Gustong magbukas ng topic ni Sola pero hindi matanggal sa isip niya ang nangyari kagabi. Ano nang mangyayari sa amin ngayon? Hindi kami magbo-boyfriend-girlfriend pero nagbilagro kami kagabi. Yun ang paulit-ulit na tumatakbo sa utak ni Sola. Samantala, kalmado lang din kung titingnan si Michael. Ngunit maging siya ay hindi rin mapakali sa loob-loob at panay din ang pag-iisip. Should I open the topic about last night? Tanong niya sa isip. Pero ano naman ang sasabihin ko? I kissed her because... Pareho lang nag-aantayan ng dalawa kung kailan at sino ang unang magsasalita. Sa sobrang tagal ng paghihintay nila... Dumating na ang rescue. Helicopter!
Bulalas ni Sola nang marinig ang pamilyar na tunog noon. Tumayo si Michael at pinagmasdan ng helicopter na ngayon ay umikot-ikot sa taas nila. May lalaking lumabas doon na naka-megaphone. Mr. Michael Parker! Mr. Michael Parker! Paulit-ulit na sabi ng lalaki. Itinaas ni Michael ang parehong kamay at winagayway para ipaalam na siyang hinahanap. Pagkatapos noon ay naghulog na ng rope ang helicopter. Napatalon-talon sa labis na tuwa si Sola, lalo na nang may bumabang dalawang rescuer. Sinek ng mga ito kung may sugat ba silang dalawa at nagtanong-tanong. Nang makumpirmang maayos na ang lagay nila, ay kaagad na sila nitong pinaakyat. Naiiyak na tinignan ni Sola si Michael. Makakaalis na tayo! Tumango si Michael. Ngumiti at naglahad ng kamay sa kanya. Let's go! Masayang tinanggap ni Sola ang kamay nito. Magkahawak kamay sila habang nasa loob ng helicopter at pabalik sa syudad. Walang ibang nasa isip si Sola kundi ang saya na sa wakas ay makakauwi na sila. Nakaligtas sila sa akala niya'y wala ng pag-asa. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari para sa kanilang dalawa pagkatapos noon. Pagkatapos muling i-check ang kanilang mga kalagayan, ilang oras pa silang tinanong-tanong muli. Siyempre, dahil hindi naman ganun kasimple ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Maaari kasing na-traumatize sila at magkasakit sa mga kinain para makasurvive. Kaya naman dinala pa sila sa isang ospital. Matapos ang marami pang proseso sa search and rescue, nakauwi na rin sila sa wakas. Wala nang maayos na magpapaalam sa isa't isang nangyari. Kapwa sila excited na makauwi. Pareho silang hindi namalayan na pwedeng yun na pala ang huli nilang pagkikita. Huli na nang mapagtanto yun ni Sola. Ilang buwan na ang lumipas pagkatapos nilang bumalik sa kanya-kanyang mga buhay. Ano? Hanggang doon na lang yun? Medyo lito niyang sambit sa sarili. Nagmilagro kami. Nagsama ng dalawang araw. Ngayon wala nang contact sa isa't isa. Hindi niya man lang hiningi yung number ko. Don't tell me hanggang doon na lang talaga yun. Frustrated na napasabunod siya sa kanyang buhok. Malamang Sola, ano bang ine-expect mo? Porke may nangyari sa inyo, may pananagutan na siya. Siyempre wala. Parang one night stand lang din yun. Tawag ng laman at hindi niyo naman gusto ang isa't isa, hindi ba? Kaya bakit ang miserable mo? Pagkausap niya sa sarili. Nagpakawala siya ng malalim na hininga habang nakaupo sa tapat ng vanity table. Nakasuot siya ngayon ng white fitted dress dahil may pupuntahan silang party ng pinsan niya. Oh, anong nangyari sa'yo? Busangot ka na naman. Puna ng pinsan niyang si Daniela. Wala. Anong oras tayong pupunta sa party? Ngayon na mismo. Malilate na nga tayo eh. Ano, okay ka na? Yung suot mo, okay na? Oo, okay na. Tara na, kung ganon. Tumango si Sola at tumayo na. Nagpapasama kasi si Daniela sa kanya sa isang elite party. First time niya ito. Nung una ay tinanggihan niya pa dahil alam niyang ibang mundo ng mayayaman. Pero naawa siya sa pinsan na first time din kaya sa huli, sumama na siya. Hello beautiful! Hindi pa nagsisimula ang party, may gwapong lalaki nang sumulpot sa harapan niya. Hello? May date ka ba ngayon? If you don't mind me asking. Wala po. Ha? How come na ang babaeng kasing ganda mo ay mag-isa sa party na to? Uminit ang pisngi ni Sola. Hindi naman. Actually, kasama kong pinsan ko. Oh really? Babae ba ang pinsan mo? I bet maganda din siya. Ngumisi ang lalaki. Umiti si Sola. Oo, nag-restroom lang siya. I'm Kiro, by the way. Sabay lahat dito ng kamay. Sola, pagpapakilala niya pabalik. Kiro! Isang malamig at pamilyar na boses ang tumawag sa lalaking nasa harapan niya. Sinulyap pa ni Sola ang lalaking lumalapit sa kanila ngayon. Umawang ang kanyang labi at ang puso niya ay kumalabog ng sobrang bilis nang makita kung sino yun. Michael? Bulong niya. Malamig siyang tiningnan ni Michael bago nito ibinaling ang tingin sa lalaking kasama niya. I've been looking for you. Nandito ka lang pala. Medyo suplado ang boses nito. Titig na titig si Sola kay Michael. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng ilang buwan ay magkikita sila ngayon. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang maiyak. Paano kasi? Hindi mawala-wala sa isip niyang binata. Sorry, sagot ni Cairo. Kinausap ko lang tong magandang babaeng nakita ko. Muli siyang tinapunan ng tingin ni Michael. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya.
Napalunok siya at pinasadahan ng tingin ng suot ng binata. Naka-all black suit, vest, coat at trousers ito. Gwapo na talaga si Michael noon, pero parang mas lalo yata itong gumwapo sa paningin niya. Lalo na dahil nagsusumigaw ang kapangyarihan at karangyaan sa itsura nito ngayon. Tawag ka na ni Vincent sa table natin. Wika ni Michael. Really? Tumingin si Kiro kay Sola. I'm sorry, Sola. I need to go. Ah, sure. Bumiti pa si Kiro sa kanya ng matamis bago ito umalis. Naiwan silang dalawa ng malamig na si Michael. Hello? Long time no see. Naiilang nasabi ni Sola. Akala niya pa hindi ito sasagot. How are you? Malalim ang boses na tanong nito. Okay lang naman. Ikaw? Alam kong mayaman ka pero hindi ko alam na ganito ka pala kayaman. Siguradong important guest ka dito sa ingrading suot mo. Mahal siguro yan. Puna niya. Madaldal ka pa rin. May multo ng ngiti sa labi na sabi ni Michael. Pumula ang pisngi ni Sola. Anong madaldal? Hindi ah. Hindi. Ngayon lang tayo ulit nagkita pero ang dami mo nang sinasabi. Nahihiyang napakamot ng pisngi si Sola. Friend mo yun si Kiro? Nawala ang ngiti sa labi ni Michael. Bakit? Gusto mo? Aggressive nitong sabi bigla. Ha? Huh? Nagtatanong lang, gusto agad. Why are you asking about him then? Dapat, tungkol sa akin ang tinatanong mo. Tungkol nga sa'yo. Tinatanong ko kung kaibigan mo ba si Kiro. Kaibigan ko, pero taken na yun. Taken? Bakit parang hindi naman? He was flirting me earlier, like a single man. Nagpa-flirt ka naman. Mas gwapo ako dun. Gulong-gulo na si Sola habang nakatingin kay Michael. Bakit parang triggered na triggered ito sa kung ano? And he's taken already, like what I said. Kaya huwag mong papatulan, sabi ni Michael. Nang makita ni Michael ang mariing titig sa kanya ni Sola, kinabahan sa bigla, natahimik at napaiwas ng tingin. Hindi ko naman talaga papatulan, nakikipagkaibigan lang ako. Siyang unang lumapit sa akin kaya kinausap ko na lang din. Mukha naman siyang mabait, wika ni Sola. Really? Hindi alam ni Michael kung bakit naiirita siya. For the first time after long months, ngayon lang sila ulit nagkita. Kaya hindi siya dapat nagsusungit. Pero ewan ba niya, nang makita niyang kausap nitong kaibigan niyang si Kiro. Naalibadbaran siya bigla, kaya nga agad siyang sumugod. Sola, sorry, natagalan ako. Biglang sumulpot si Daniela sa gitna ng usapan nila. Napatingin ito kay Michael at nagulat. Mr. Parker, good evening po. Good evening. Mauna na kami, Michael. Paalam ni Sola. Tumangulang si Michael pagkatapos ay naglakad na sila patungo sa kanilang lamesa. Kinurot siya ni Daniela na makaupo na sila doon. Nakausap mo si Michael Parker? Anong pinag-usapan niyo? Wala lang, nagkumustahan. Nagkumustahan? Bakit? Magkakilala kayo? Oo nga pala, hindi alam ng lahat na nagkasama silang dalawa na na-stranded sa isang isla. Oo? Talaga? Hindi mo naman sinabi sa akin may kilala ka palang bigating tao. Alam mo bang matagal ko ng crush yun? Sa marami kong crush, top 5 siya. Napatawa si Sola sa sinabi ng pinsan. May ranking ka pa talaga ha? Oo naman, pero number 1 for me ang best friend niyang si Kiro. Nakita mo na ba yun? Oo, kanina rin. Sobrang gwapo diba? Tinitingnan ko palang parang mawawarak na yung panty ko. Daniela, natatawang saway niya. Nang magsimula ang party, naupo ang lahat ng guest. Halos mabali ang liig ni Sola kakalinga sa paligid. Hinahanap kung saang lamesa nakaupo si Michael. Sinong hinahanap mo? Usisa ni Daniela. Wala. We, hinahanap mo siguro si Michael Pogi, no? Natawa si Sola at medyo kinabahan dahil mabilis nakatunog ang pinsan niya. Hindi ha? We, hindi naman kita masisisi kung gusto mo siya. Mayaman at gwapo. Hindi rin ako magagalit. Basta kapag naging kayo, ilakad mo ako kay Kiro ha? Sira? Sabay tawa ni Sola. Pero mamaya, muli niyang naisip ang sinabi ng pinsan. Kapag naging kami? As if naman mangyari yun. Bulong niya. Muling hinanap ni Sola si Michael sa paligid. Ilang minuto bago natunto ng mata niyang binata na nakaupo sa medyo malayong lamesa. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya na makita itong nakahalukip-kip at nakatitig sa kanya.
na tila ba kanina pa talaga siya nito nakita at pinagmamasdan. Pinamulahan na ang pisngi ni Sola at natatarantang umiwas ng tingin, pero sumulyap din siya ulit dito. Nakita niya ang pagtaas ng kilay sa kanya ni Michael. May kumakausap rito pero ang tingin nito ay nasa kanya talaga. Dahan-dahang umiti si Sola at kumaway para magmukhang normal. Umisi lang sa kanya si Michael. Maya-maya ay bigla itong tumayo. Saan yun pupunta? Takang tanong niya sa sarili. Baka maghahanap ng babae? Asar ni Daniela na kanina pa pala siya tinitignan. Natahimik tuloy sa hiya si Sola. Lalo na makita ang makahulugang ngisi ng pinsan. Nakita ko yon. Nagtitinginan kayong dalawa. Para kayong may sariling mundo. Sabihin mong totoo. May relasyon kayo, no? Relasyon? Oo, relasyon. Kerida, kabit. Ay, hindi pala. Sabay tawa ni Daniela. Wala. Aksidente lang yung tinginan namin. Tanggi niya. Sus, kunwari ka pa. Kinikilig ako sa inyo. Napatawa na lamang si Sola. Pagkatapos ay muling sumulyap sa gawi ni Michael. Nakabalik na ang binata at nakatitig na naman sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Sola. Bakit ba siya nakatitig? Bulong niya na naman sa sarili. Nasinagot na naman ng chismosang si Daniela. Baka gusto ka. Daniela naman. Saway niya. Ano? Buti nga sinasagot kiti. Hindi yung parang baliw ka dyan na kinakausap mo yung sarili mo. Napakamot na lang ng pisngi si Sola at inilingan ang pinsan. Buong event ay ganun ang nangyari. Kapag tumitingin si Sola kay Michael, ay naaabutan niya itong nakatitig sa kanya. Kahit iiwas niya ang tingin niya, pagbalik niya, nakatingin pa rin ito. Hindi tuloy siya naging komportable buong gabi at kabadong-kabado sa hindi malamang dahilan. Sola, mauna ka na muna pala umuwi. Wika ni Daniela habang nakatingin sa cellphone nito nang nasa labas ni sila at pauwi na. Bakit? Nag-text yung fashion designer na kilala ko. Mag-meet daw kami, saktong after na event. Pasensya na, hindi kita masasabayan. Huy, okay lang no, magta-taxi na lang ako. Sige, babalik na ako sa taas ha. Kaya mo talaga mag-isa? Oo naman, para naman akong bata niyan. Sige. Wika ni Daniela at nagpaalam ulit sa kanya bago umakyat. Magtatawag na sana si Sola ng taxi nang biglang may bulto ng lalaking tumabi sa kanya. Michael? Gulantang nasabi niya. Uuwi ka na? Oo, gabi na eh. Ala nga naman maglakwatsa pa ako, diba? Ihahatid na kita. Ha? Bakit? Wag na! I insist. Sabi nito. Sakto namang pumarada sa harapan nilang isang Ford na SUV. Lumabas ang valet at binigay kay Michael ang susi. Nakakahiya, malayo ang bahay ko. Okay lang, gusto ko ring malaman kung saan ka nakatira. Sabay ngisi ni Michael. Bakit naman? Hindi sumagot si Michael at pinagbuksan na siya ng pinto. Wala na tuloy nagawa si Sola kundi ang pumasok. Malaki naman ang ngisi ni Michael nang pumasok na rin at nagsimulang mag-drive. Ang ganda ng sasakyan mo. Ibenta mo kaya to sa akin. 500,000. Biro ni Sola para ibsan ng awkwardness sa paligid. Sinulyapan siya ni Michael. This cost 3 million. Ang mahal? Bayarang kuhulugan. Pwede mo namang bayaran nang hindi pera. Mapaglarong sagot ni Michael. Uminit ang pisngi ni Sola. Ang bastos mo. What? Humagalpak si Michael. Wala akong sinasabi. Ikaw ang bastos mag-isip. Mas lalong namula si Sola. Tumigil ka nga, kunwari ka pa eh. Umalakak lalo si Michael. Pagkatapos nun ay namayani naman ang katahimikan, pero hindi na awkward. Nakangisi si Michael habang nagda-drive habang hiyang-hiya si Sola. I've missed you. Marahang wika ni Michael pagkalipas ng ilang segundo. Nanlalaki naman ang mga mata ni Sola, kasabay ng pagwala ng puso niya. Ha? Hindi agad nagsalita si Michael. How are you the past months? Okay lang. May boyfriend ka na? Halos mabilaukan ang sariling laway si Sola sa tanong na yun ni Michael. Boyfriend? Bakit mo naman tinatanong? Wala. Gusto ko lang malaman. Bakit? Bawal ba? Biglang masungit na sabi ni Michael. Hindi naman. So, may boyfriend ka na? Wala. Pakiramdam ni Michael ay narelax siya sa narinig. Nakahinga siya ng maluwag. Good. Anya,
Napakurap-kurap si Sola at takang tinitigan si Michael. Good? Bakit good? Gusto niyang magtanong pero pinangunahan siya ng kaba. Jan, dyan sa kantong yan tapos liko ka sa kanan. Turo ni Sola. Anong trabaho mo ngayon? Tanong ni Michael. May flower shop ako. Saan? Sa bayan. May maliligaw ka? Nagtataka na talagang nilingon ni Sola si Michael. Hindi niya maintindihan ng mga bigla ang tanong nito. Samantala, kinabahan naman si Michael at napahigpit ang grip sa manibela. May maniligaw ka? Of course, meron. Sagot na mismo ni Michael sa sarili. Ang weird mo. Natatawa, bagaman kabadong sabi ni Sola. Ang weird na mga tanungan mo. Bakit? Mairireto ka ba sa akin? Meron. Agad na sagot ni Michael. Sino? Si Kiro? Bakit? Type mo siya? Matalim na sumulyap si Michael kay Sola. Hindi. Hindi nga. Ibang type ko. Sinong type mo? Uminit ang pisngi ni Sola at hindi nakasagot. Mayaman. Gwapo. Matalino. Malaki ang katawan. Moody at suplado minsan. Ganun dapat ang type mo. Desisyon ang sabi ni Michael. Wow ha! Sana dinerecho mo na lang, diba? Parang ikaw lang din naman yun. Hindi na napigilang sabi ni Sola. Napangisi si Michael. Right. It should be me. Ako lang dapat. Parang hihimatayin sa kaba si Sola. At bakit naman? Ang yabang mo. Kala mo ba lahat ng babae ikaw ang type? Kahit wag na lahat, Sola. Basta ikaw, okay na ako. Halos mabaliw na tuloy si Sola pagkatapos nun. Gusto niyang tanungin at diretsuhin si Michael kung bakit nito sinasabi ang mga ganun. Pero pinangunahan siya ng takot at kaba. Dito na, anya na makita ang bahay. Tinigil ni Michael ang sasakyan at pinagmasdan ang maliit lang na bahay ni Sola. Nang makitang nagtatanggal na ng seatbelt ang dalaga ay mabilis siyang nagsalita. Bibisita ako bukas sa flower shop mo. Ha? Bakit? Wala lang. Bibili na rin ako. Bulaklak? Para sa girlfriend mo? Peking umisi si Sola. Umiling si Michael. Wala akong girlfriend. Di nililigawan. Unti-unting gumuhit ang multo ng ngiti sa labi ni Michael. Sige. Thanks for the idea. Ibibigay ko bukas ang bulaklak sa nililigawan ko. Napasimangot si Sola pagkatapos ay padarang na binuksan ang pinto. Titig na titig naman si Michael sa kanya. Walang alam na nakakaramdam siya ng iritasyon. Sige na, pasok na ako. Salamat sa paghatid. Tumango si Michael. Good night. Kinabukasan, ginawangan ni Michael ang sinabi ni Sola. Nagbubukas pa lang ng shop ang dalaga ay sumulpot na ito. Walang iya! Ang aga mo naman! Gulat na sabi ni Sola. Papasok pa ako sa trabaho kaya inagahan ko na. Sabay ngiti ni Michael. Pwede namang mamayang hapon ka na nagpunta. Ganun ka ba ka-excited bilhan ng flowers ang girlfriend mo? Sarkastikong wika ni Sola. Hindi ko po siya girlfriend. Whatever, pumili ka na. May fresh roses ako dito. Simangot na sagot ni Sola. Saglit na gumala ang mga mata ni Michael sa mga bulaklak. Pagkatapos ay nag-angat ng tingin kay Sola. Anong paborito mong bulaklak? Ako? Hindi, itong poste ang kausap ko. Sarcastic ko namang sagot ni Michael. Umirap si Sola. Carnation? Yun na lang din ang kukunin ko. Anong kulay? Nakasimangot na tanong ni Sola. Pagkatapos ay lumapit na sa carnation flowers. I want the color that conveys deep love and affection. Napairap si Sola bago kinuha ang gusto ni Michael. Kagat-kagat naman ni Michael ang pangibabang labi. Nagpipigil ng ngiti habang pinagmamasdan si Sola. Careful! Why are you mad? Amused na tanong ni Michael. Natatawa. Man? Sino? Ako? Hindi ah. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast tapos bumibili ka na. Kasalanan ko ba yun? You should be grateful that I'm your first customer. Ano naman ka grateful dun? Bulong-bulong ni Sola. Oh, bulaklak mo. Kapag hindi nagustuhan ng jowa mo, wag mong ibabalik ha. Tanong-tanong ka pa kung anong gusto ko magugustuhan niya to. Wow, confident. Muling umirap si Sola. Aburido talaga siya. Nagsiselos. Nagsiselos? Bakit ako nagsiselos? Gusto ko siya.
Nagbabayad si Michael habang iniisip yun ni Sola. Nanlalamig pa ang mga kamay niya habang tinatanggap ang bayad. Babalik ako mamaya. Seryosong sabi ni Michael. Bakit? Mabilis na tanong ni Sola. I will buy again. Para naman sa mama ko. Ang sweet mo naman. Ngumiti si Michael. By the way, napatingin si Sola kay Michael at ganun na lamang ang pagkakatigil niya na makitang inabot sa kanya ni Michael ang bulaklak. Ano yan? Tanong niya. Mabilis ang hinga sa lakas ng tibok ng puso at kaba. Hindi nagsalita si Michael. Kinuha nito ang kanyang kamay at sapilitang nilagay doon ang tatlong bulaklak na binili. Natulala tuloy si Sola. Naguguluhan at may naiisip pero iwinawak si Din kaagad. Bakit mo yun binibigay sa akin? Nagda-drugs ka ba? Marahang humalakhak si Michael. Isipin mo kung bakit ko binibigay sa iyo yan. Aalis na ako. I will come back later. Ihahatid kita pa uwi. Laglag ang pangang pinagmasdan ni Sola ang paglisa ni Michael. Siraulong yun? Pag-iisipin pa ako? Tulala tuloy at wala sa sarili si Sola maghapon. Nang makita niya ang pagpasok ni Michael sa flower shop pagsapit ng alas 5, ay mas lalo siyang nataranta. Ito yung bulaklak mo. Sa girlfriend mo yan eh. Bakit mo binibigay sa akin? Mabilis na sabi niya at binalik kay Michael ang mga bulaklak. Sa maghapon, hindi mo naisip kung bakit? Kunot noong tanong ni Michael. Wala akong time para isipin kung bakit. Akmang tatalikod siya at babalik sa counter. Nang hinigit ni Michael ang kamay niya kaya napabalik siya sa dating pwesto. Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat, lalo na na makita ang seryosong mukha ni Michael. Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Seryosong tanong nito. Hindi. Nililigawan kita. Napasinghal si Sola. Nililigawan? Wow! Kailan pa? Ngayon lang. Bakit mo ako nililigawan? Anong bakit? Bakit ba manliligaw ang lalaki sa babae, Sola? Para sa... Shut up! Hindi yan ang gusto't habol ko sa'yo. Agap ni Michael. Parang mababaliw si Sola habang nakatingin sa binata. Eh di ano? Bakit mo ako nililigawan? Gusto mo ako? Sige na nga. Didiretsuhin na nga kita. Bakit mo ako gusto? Nagkita lang tayo ulit, gusto mo na ako? Hindi ka na nawala sa isip ko. Mahinang anas ni Michael. Hindi nawala sa isip? Eh hindi mo nga ako kinita sa loob ng ilang buwan eh. Huwag mo nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. I was out of the country kaya hindi kita napuntahan. Namungay ang mga mata ni Michael at inalis ang distansya nilang dalawa. Hindi ka nawala sa isip ko, Sola. I always think about you in every move I do. Nung una naging in denial ako. Dahil hindi rin naman kita type. Ayoko sa mga loud woman like you. But I realized my day isn't complete anymore kapag hindi ko naririnig yung ingay mo. I realized that months without you is hell for me. Hindi nakapagsalita si Sola sa sobrang gulat. Payagan mo akong ligawan kita, please. Patutunayan ko sa yung totoong nararamdaman ko. Bakit ka pa maliligaw? Kung gusto din naman kita. What? Sabi ko, hotdog, magsasara na ako. Pag-iiba ni Sola sa topic habang nagiinit ang pisngi. Gusto mo rin ako, Sola? Ulit-ulit? I want to hear it again. Please, totoo ba? Ay hindi, eme-eme ko lang yun. Sola, daing ni Michael at napalunok. Boyfriend mo na ako, kung ganun? Dumoble ang init na nararamdaman ni Sola na ngayon ay kumalat na sa kanyang buong katawan. Ngumisi naman si Michael. Pagkatapos ay pinagsiklop ang mga kamay nila. Mula nun ay walang palya ang pagpunta ni Michael sa flower shop ni Sola bago pumasok sa trabaho at pagkatapos ng araw. Hindi pa kontento si Michael. Tinatawagan niya pa si Sola bago sila matulog. Ramdam na ramdam tuloy ni Sola na hindi na nagbibiro ang binata sa nararamdaman para sa kanya. Adik. Natatawang biro niya kay Michael sa tawag. Kung sa'yo, wala namang problema, hindi ba? Ikinatawa ni Sola ang kilig na nararamdaman. Hay nako, when kaya? Wika ni Daniela nang maabutan si Sola na nakikipag-text kay Michael sa gitna ng araw. Ngumiti si Sola. Ilalakad kita kay Kiro kapag nakausap ko yun ulit. Aba dapat lang. So, anong plano ni Michael sa'yo?
Papakasalan ka ba niyan? Namilog ang mga mata ni Sola. Baliw! Wala pa sa isip namin ang ganyan, no? Eh bakit kayo nagde-date pala? So nga ka rin eh. Hindi nakasagot si Sola at napanguso. Ang pagde-date, paghahanda yan para sa kasal. Kapag hindi ka papakasalan ni Michael, huwag mo nang ituloy yan. Ganun lang yun. Pangit naman kung kayo tapos hindi rin pala kayo magkakatuluyan, diba? Naku! Masyado pa namang maaga, Daniela. Kakasimula pa lang namin ang relasyon namin. Paglipas ng isang taon, muling binuksan ni Daniela ang topic na yun. Mas lumalim na ang ugnayan ni Sola at Michael. Isang taon na rin ang lumipas, walang nagbago sa pakikitungo sa kanya ng binata. Kung paano ito nang magsisimula pa lang sila, hanggang sa isang taon ay ganun pa rin ito. O Sola, ano na? Isang taon na. Feeling mo ba pakakasalan ka niyan? Daniela, yung iba inaabot pa ng 8 years bago nagpapakasal eh. Applicable lang yun sa mga dukha, uy. Eh sobrang yaman niyang boyfriend mo, no? Anytime pwede kanyang pakasalan if willing siya, no? Money isn't a problem to him, obviously. Kaya ano pang inaantay niyan? Hindi pa rin ba nagpo-propose? Baka hindi pa handa. Sus! Itong si Daniela, pinag-overthink ako. Aba dapat lang. Kasi kapag sinaktan ka niyan, sasaktan ko siya ng tripling beses. Hindi na tuloy natanggal sa isipan ni Sola ang katwiran ni Daniela. Hindi rin naman inamin ni Sola sa sarili pero may mga pagkakataon ding naiisip niya ang future kasama si Michael. Hinihintay niya lang talaga ang nobyo. Kaya kinakabahan tuloy siya dahil what if, hindi nga siya pakasalan nito. Sola, you're spacing out. Wika ni Michael habang nagda-drive. Niyaya siya ni Michael na mag-outing kaya ngayon patungo sila sa isang isla na pag-aari din ito. Hindi maiwasan ni Sola na mapaisip ang pagkaka-stranded nila noon na naging dahilan para maging sila ngayon. Umiling si Sola at kumiti. Wala. Naiisip ko lang na walang tayo ngayon kung pareho tayong hindi na stranded. Sabi ko na nga eh. Blessing in disguise din talaga yun. Sabay ngising niya. Gumisi pabalik si Michael at hinawakan ng kanyang kamay. Alas 3 nang makarating sila sa isla gamit ang private yacht ni Michael. Ngayon, nakapagdala na sila ng maraming gamit, pagkain at lahat ng kailangan. Inayos nila ang tent at gumawa ng bonfire. Gabi na nang makatapos sila sa pag-aayos. Deja vu, bulong ni Sola. Sakto lang para marinig ni Michael. Nakaupo siya sa hita ng topless na si Michael at pareho nilang pinagmamasdan ng apoy sa bonfire. Ang mga braso ni Michael ay nakapulupot sa buong katawan ni Sola. I want more moments like this with you. Sensual na bulong ni Michael sa tenga ni Sola. Kapag Juan ay humalik sa pisngi nito. Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin? Araw-araw ka nakadikit sa akin eh. Hinding-hindi ako magsasawa sa'yo. Bakit ikaw? Nagsasawa ka na sa akin? Medyo. Biro ni Sola. Hindi pwede. We'll spend our lifetime together. You should be used by my face and clinginess. Napakurap-kurap si Sola. Lifetime? Together? Yes. Bakit? Ayaw mo? Hindi naman. Akala ko hindi mo naiisip ang ganyan kasama ako. Maliit ang boses na sabi ni Sola. Kumunot ang noo ni Michael. What do you mean? Mahal kita kaya syempre naiisip ko ang ganun. Ano pa ang sense ng relasyon natin kung hindi ko iniisip ang future? Gumuso si Sola at hindi yun pinalagpas ni Michael. Dumukwang siya at pinataka ng marahang halik ang labi ng dalaga. I want to be with you. I want you to be with me, Sola. Pakakasalan mo ko? Of course, baby. Sabay haplos ni Michael sa pisngi ni Sola. Pakakasalan kita. Why? Are you worried na hindi kita pakakasalan? Si Daniela kasi, kung ano-ano yung sinasabi, baka raw ayaw mo akong pakasalan. Pero hindi na makatagos tong i-pressure. Ayos lang sa akin kahit wala ka pang plano, una pa lang na naging tayo. Plano ko na yun. I was just waiting for you to be ready. Ako ang hinihintay mo? Bakit? Ako ba ang magpo-propose? Bumunghalit ng tawa si Michael. Of course not. Ako pa rin. Hinihintay ko lang na maging ready ka. I was waiting for the right time. Ayoko kasing sabihin mong masyadong mabilis ang lahat. O baka hindi ka pa handa. I badly want to marry you. Even after a month of us dating. Kaso natakot akong baka mawirduhan ka sa akin.
Umiling si Sola. Hindi naman. Normal lang naman yun. Gusto mong pakasalan yung boyfriend o girlfriend mo. So, you're willing to marry me? Kinagat ni Sola ang pangibabang labi pagkatapos ay dahan-dahang tumango. I am not ready for this. May mas magandang plano sana ako for this. I didn't even bring the ring I bought last year. Bumili ka na ng singsing? Yes. Sa ngayon, okay lang ba kung... Bitin si Michael at naghanap ng pwedeng gawing singsing. I'm sorry. Okay lang. Nanginginig na sobrang kaba at excitement na sagot ni Sola. Walang kaso sa kanya kahit ano pang ibigay ni Michael. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kagustuhan nitong makasama siya habang buhay. Naiiyak siya sa sobrang saya. Nagputol ng halaman si Michael at ginawang singsing ang stem noon. Tahimik na naghintay si Sola. Hanggang sa dahan-dahan at masuyo na ngang sinuot sa kanya ni Michael ang ginawang singsing. Pagkatapos noon ay gumawa ulit si Michael ng isa pa para isuot naman ni Sola sa kanya. Natawa si Sola. Kala ko kong proposal lang, bakit parang kasal na to? Gumisi si Michael at hinalikan ang likod ng kanyang palad. I can't wait anymore. Hindi ba isang taon pinaghahandaan ng isang kasal? No way. That's too much. 1 month lang sa atin. Wika ni Michael kapag Juan ay hinalikan siya. Atat ka naman eh. Malamang. Ang tagal ko nang nag-i-imagine na maglalakad ka sa altar papunta sa akin. Kung alam mo lang talaga. Umalakhak si Sola pagkatapos ay hinalikan din si Michael ng isang beses. I love you. Magiliw niyang sabi. Mas mahal kita. No, mas mahal kita. Ayaw magpatalo ni Sola. Pati ba naman sa ganito magtatalo pa tayo? Muling humalakhak si Sola. Tumigil lang nang siniil siya ng malalim na halik ni Michael. 3 months lang ang ginawang paghahanda para sa kanilang kasal dahil sineryoso talaga ni Michael ang sinabi nitong hindi na makapaghintay. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo sila sa iba't ibang bansa para sa kanilang honeymoon. At habang naroon sila, lihim namang ipinapaayos ni Michael ang bahay nila sa tabing dagat para hindi nila makalimutan kailanman na nagsimula ang lahat sa dalampasigan. Kung saan sila unang nagkita, unang nag-usap at unang nagtalo. Para kay Michael at Sola, ang pagkakastranded nilang dalawa sa isla ay hindi aksidente. Ipinagtagpo silang dalawa ng tadhana. Kaya kahit maulit ang pangyayaring yun sa pagitan nila, hinding-hindi sila mag-aatubiling ulitin yun. Basta't silang dalawa ang magkasama. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At lalong-lalo na po sa ating mga suping tagapakinig, kaya shout out po kay Ma'am Doris from Japan, Casey OFW from Qatar, Zenny Villoria from Geneva, Switzerland, Melenia Frondoso, at Jana Labid from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.